Guy na Jomar Lavena yung name niya. Naliligaw-ligaw nung ano nung pandemic, nang ECQ, may time na parang gumawa siya ng way para makapagkita kami. Parang meron silang magdo-donate sila dito sa taga Rizal siya eh, dito sa QC, so yun, nakapagkita kami. Effort, talagang effort. So yun, nasubaybayan ng mga tao yung panliligaw sa akin. Magandang araw. Ako'y muli nagbabalik dahil ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong pag-uusapan na tatalakayin na kung saan ay pumapaloob sa ating content ang mga bigating vloggers pati na rin ang mga artista. At kung hilig mo ang mga ganitong usapan ay nababagay ka rito. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mo nang kalimutang pinutin yung subscribe, pati na ang bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas natin. Oh, syempre si kakaganda ng shoot natin. Syempre, ano yun eh, talagang sabi naman ni Direk, yung song naman na yun, pang thank you naman daw sa akin, yung song In Love. Kasi wala namang include na products doon, walang kahit na ano, for me lang daw talaga. Sobrang ano, sobrang thank you din kay Direk. Kasi grabe, shoot namin. Ano yun, nung Feb pa namin shoot to, kasi nagkaroon ng pandemic. And then, shoot namin one time, kailan ba ito? October, dito na sa ano na Pilipinas naman yung ibang ano na ibang shoots na. Kasi nga ang tagal na talaga hindi na na-release kasi nga nagkaroon niya ng ano pandemic na. So pero i-release pa rin namin. Sabi ko kailangan na i-release to direct. Bongga na naman to. Oo, buwis buhay yung ginawa ay, ano mo. Ano yun, nakomment na kita namin, balik mo yung direct. Ano, ano yun? Yun? Ano sabi yun? Ni Christian, kinagat si Mamay ng camel. Totoo kinagat ba yan? Ka? Oh, totoo yun. Kinuwento na rin pala ni Direk yan. Paano? Paano? Paano ka kinagat? Oh my God. Siguro nairita na sa akin. Kasi hinahawak-hawakan ko yung camel, ganyan-ganyan. Bila akong kinagat sa ulo talaga habang naglalakad kami. Sabi ko, Direk, Direk, cut, cut yung ulo ko po. Oh my God. As in, kinagat na ng... Oh my God. Oo, sabi niya, ano daw, ano pa rin daw. Sige lang, go lang, aura, aura. Kinakagat na talaga ng camel yung ulo ko. Ako na lang lumalayo sa kanya. Love, so in love with myself pala. So in love with myself pala. Grabe, no? Pero question, yung okay, balik tayo dun sa ano, sa nung nag-start ka, di ba? Nung bata ka ba, hilig mo na talaga yan? Hilig mo na yung pagmamodel? Hilig mo yung na yung... umaura. Oo, yung umaura. As in, simula bata ka. And ang mommy ba, stage mom? Oo, gustong-gusto ko na talaga. Ang mama ko kasi, oo. Until nang kasama ko pa rin siya. Pero nung bata kasi ako, talagang nasa Japan kasi yung mama ko noon eh. So itong habang lumalaki na ako, yun, kasama ko na talaga siya until now. As in kahit saan ako magpunta, kasama ko siya. Sobrang supportive. Alam mo yung mas wow. Ano, mas ako pa yung nagpapalaki. Kunyari, oo, kunyari, na, mag-ano ka naman, mag-boyfriend ka naman. Kailangan mo mag-boyfriend, ganyan. Anak, mag-party ka naman kasi puro ka trabaho. Ganun siya sa akin. Sobrang cool na nanay. Oh, ganyan. Pero it's so hindi ka nagpa-party na dahil sa work? Before, hindi kasi pandemic yun. Hindi masyado. Siguro, nakakapag-party na ako kapag, ayan, kasama ko sa direct. Pero hindi naman kasi umiinom sa direct. Talaga? Oo, oo. So, ganun lang yung tema namin nila direct. Kasi lagi lang kami kwentuhan, ganyan. Chill lang kami palagi sa labas. Kakain yan, mahilig kami kumain sa labas palagi. Wait, mahilig kumain. Speaking of mahilig kumain, anong nangyari? Bakit ganyan ang iyong... Asan ang mahilig kumain na ang oh ganda? Oh my God! You're very... So skinny! Yes! Kumakain kasi napupunta! Sa mukha! Wala! Wala! Ang liit! Diyos ko! Saan napupunta? Mahilig ka kumain? Hindi, tsaka you're young, no? How old are you? You're 22. Oh, malakas pa. Mabilis pa ang metabolism nito. Oh. So, but you love to eat but you don't gain weight. Sobrang love namin kumain. Pero nag-workout din naman kasi ako. So after kumain, okay. Workout. Kailangan o kaya, pa rin. Yan ang pagkailan. Oo. Oo. Pero alam mo ang swerte mo ha. Kasi imagine mo, simula, kailan ka nag-start 13, tapos kailan ka nag-start mag-social media? 16. Oh. Imagine 16, in-embrace ka na ng mga tao. What, anong tingin mong meron ka nung time na yun? Na parang, napansin ka kasi there's so many bloggers and influencers vloggers 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 influencers
na hindi, they couldn't make it. They tried everything, but siguro, pinapansin. Eh, ano lang, siguro, ano ko eh, good vibes eh. As in, ayoko ng drama, puro talaga pinapakita ko social media, good vibes lang, masaya lang, happy lang. Mga ganun lang. Ngayon nag-vlog ako, kasi ano pa eh, before years na akong talaga kinukulit ng mama ko, mag-vlog ka na, mag-vlog ka. Pero kasi natatakot talaga ako. Kasi may time na po, yung mag-vlog, malalaman nila yung buong buhay ko. Kailangan open na ako sa lahat ng tao, hindi ka na matatago. I mean, wala ka na talaga matatago. Open book ka na pag nag-vlog ka na. Oo, yan. Kahit sabihin mo, hindi, may mag-iisip na ako ng ibang content. Hindi eh. Malalaman nila kung sino ka. Para makikita na, makikita talaga nila kung sino ka habang nag-vlog ka, kung paano ka magsalita, paano ka makisama sa tao. Makikita at makikita nila yun. Ay, totoo. Nung nag-vlog ako, nitong ano, ECQ, grabe, in 2 months, nag-1 million ako. Sabi ko, Sabi ko, grabe to. Hindi ko alam kung anong meron ako. Bakit? Ano? Dahil mukha ba akong tanga minsan? Natatawa ba sila sa akin? Ganun. So, ayun. Sabi ko, sobrang sarap lang sa pakiramdam. Kasi hindi ko in-expect eh. Sabi ko, kung sinumunan ko siguro ng matagal, sabi ko, paano pa kaya? Tapos, ayun, tuwan-tuwan lahat. Sila direct RS. Ayun, talaga yung naging proud talaga sa akin. Vlog ka na, ganyan. Tapos nagkaroon ako ng love team. So, yun, sobrang ano lang, lalo na nung pandemic, lalo nung ECQ. Kasi, syempre, walang ginagawa yung mga tao, lahat na sumasok. So, yun, dun lang lahat nagsimula. Hanggang ngayon, nag-vlog pa rin ako. Napanood namin yung mga ibang vlogs mo. Pero, wait, speaking of love team. Teka, ano yun? Teka nga, kwento naman sa love team. Sino ba talaga ang boyfriend mo doon? Wala akong boyfriend. Hindi, wala pa talaga akong boyfriend. Ah, wala pa. Okay. YouTube naman. May guy na, Jomar Lavena yung name niya, naliligaw-ligaw nung pandemic, ng ECQ. May time na parang gumawa siya ng way para makapagkita kami. Parang meron silang mag-donate sila dito sa, taga-Rizal siya eh, dito sa QC. So yun, nakapagkita kami. Talagang effort. So yun, nasubaybayan ng mga tao yung panliligaw sa akin. Siyempre, medyo sad kasi nagkailangan muna namin, I mean, hindi public lahat, ipakita lahat. Pero ngayon, medyo bumabalik-balik na kami. So, nakikita, alam niya lahat ng buhay namin. Team Diyosa. Team Diyosa. Wait, so talaga naliligaw siya sa'yo? Never kapag nagka-boyfriend? Nagkaroon naman ako ng boyfriend. Akala ko naman. Sino? Ay, Diyos ko. Bawal. Tayo lang naman. Ikaw naman. Tayo lang naman. At saka yung mga... Ito lang ba yung nandito? Libo-libong mga tao. Wala sila. Imagination mo tayo, lang yung mga yan. Tayo lang. Oh. Diyos ko, Lord. Okay, go. Sobrang ano ng mama ko. Sobrang cool talaga ng mama ko. So lahat talaga ng mga nagiging boyfriend ko, alam niya at approve niya talaga. Mga na... Sabihin ko talaga. Diyos ko. Gusto na. Naman. Oo. Abbreviation lang. Yeah, isa lang. Sige. Okay. Game. Ano, si... Kailan? Makoy De Leon. Si hashtag naman ito. Hashtag siya. Ah, talaga. Oh my God. Hindi ko rin sa mga social, mga ilang taon ako noon. Alam naman ng iba, nag-public kami before. Mga matagal na panahon. So, yun. O sino pa? Kasi si Ryle hindi. Nakakaloka. Kasi alam mo si Ryle, hashtag din, nag-guest siya dito sa amin. Oo, kasi naisip namin talaga bagay kayo, magka-age pa kayo. Sabi namin, ay bagay sila. Binugaw na sa iba. Hindi ako tawag ito, hindi ko gusto yung mga kasing age ko, mas gusto ko mas ahead sa akin. Ah, mas older. Sige nga, kwento nga, i-describe mo yung, ano, the perfect gentleman. The perfect na, almost Mr. Perfect for Miss Sasha. For me lang, hindi naman dahil sa age din talaga. Pero kasi, may gusto ko talaga, yung may matutunan ako, yung may sense sa usap. Lalo na yung, syempre, ganitong age ko, gusto ko talaga mas older pa sa akin. Yung may mga, marami ka na talagang experience sa buhay. Hindi lang sa keme, pero marami ka na experience talaga sa buhay. Sa buhay. Oh. Talaga ako natutunan, ganyan, family orient. Iba talaga kapag mahal mo yung family mo. Kasi, kunyari, pag kayo talaga nagsama, ganun din siya makisama sa'yo, ganun ka rin ituturin mo. So, yun talaga, family oriented, yun talaga ang pinakagusto ko. Siyempre, yung ano na rin, stable na rin. Yung reality na talaga, real talk na talaga. Siyempre, gusto mo ng stable na tao. Hindi lang pwede naman. Ako
yung nagtatrabaho na, di ba? Ikaw magpapalamon, di ba? Kaloka yun. So, yun yung mga gusto ko. Siyempre, sa looks naman, mahilig ako sa mga chinito. Mahilig ako sa mga... Kaya pala meron ka isang nakita ko parang, ewan ko, asin, is kasama ba yung sa ex-battalion? Yung isa doon? May isa kami nakita. Sa video ninyo. Oo. Na sa mga yate kayo ang video ninyo noon. Tapos follow my video. Oo, and you're singing the hook. Tapos may isa doon na may abs tapos maputi siya. Oo, type na type niya. Lagi si Jekas, ang gopo. Or baka ano, ex-battalion lang 'yun and may mga iba pang rappers na hindi kasama sa ex-battalion.